nagmamalasakit. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing hapon, alas 4:30, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Teleradyo Serbisyo. Sa bayang napapanood sa iba't ibang cable providers sa buong bansa at napakikinggan sa DWPM Radyo sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Sa mga nakikinig po sa DWPM sa Istrenta, sundan niyo po kami sa Facebook at Twitter at Radyo sa Istrenta at sa YouTube at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Nako, maganda po ang aming lineup ngayong Monday, first day of the week. Ang dami pong nangyari nitong weekend, ano ho? At ang sarap gumising kanina, ang sarap maging Pilipino, hindi ho ba? Ang saya-saya po nating lahat matapos po sungkitin ni Carlos Yulo, hindi lang isa, not one, but two gold medals sa Paris Olympics, of course. Mamaya may makakausap po tayong eksperto tungkol dyan sa mga hindi masyadong, alam nyo na, yung mga ordinaryong taong katulad ko, hindi naman po tayo gymnast, alamin po natin, no? Kung paano ba nagsuscore dyan sa gymnastics? Di ho ba? Paano sila nababawasan ng mga puntos? At ano yung nagpapanalo sa kanila? Yung bang difficulty? Di ba kung medyo nagkamali, iririsk mo ba? O yung mas madaling routine pero perfect yung pagkaka-execute? Ayan ha, mamaya makakasama po natin isang subject matter expert tungkol po sa gymnastics. Pero ngayon, syempre unahin natin dahil talaga namang dapat unahin ang kalusugan. Ito po ang walang iba kundi... Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Serbisyo. Alright, kasama po natin ngayong hapon. Nagbabalik po kaming dalawa. Na-miss ko po siya ng matagal. Walang iba kundi ang ating cardiologist na si Dr. Tony Leachon. Magandang hapon, Doc. Okay ba? Yes, Doc. Loud and clear. Ay, Ninya. It's been a long time. I know, Doc. Dati kasi magandang gabi, Doc, tayo. Yes. Kung naalala mo. Tapos naging good vibes. Tapos ngayon, nagseserbisyo na. Yes. So, I remember. Kasi... Ninja, remember during the Syntax lab, yes, lobbying and so many universal healthcare. Lahat po yan. Lahat katuwang po yan. Namin kayo. Tayo, lahat dito. And then, nagka-pandemic, kaya hindi tayo na masyado nagkikita, di ba? Pero lagi po naming nakikita ang inyong mga posts and updates, Dr. Tony Leachon. Alright, so ngayong hapon po, syempre unahin natin ang kalusugan at ang ating puso. That's ayan. Correct, yeah. Dahil pag-uusapan po natin ang mga heart, ang mga lifestyle changes na pwede nating maaaring gawin at paano ba natin maiiwasan ang heart disease. Kasi ito naman po talaga, Dr. Tony, ang number one killer. Yeah. Well, bigyan muna natin ng information ng public. Based sa Philippine Statistics Authority, ang number one killer sa bansa natin ay coronary artery disease or sakit sa puso. And then sa buong mundo rin. Pero magtataka ka, despite yung Syntax Law, the buong abayan ni Nigarilio, number one pa rin ang heart attack. Magandang i-discuss kung bakit, di ba? Yes, Doc. Sabi nyo kasi noon na yung paninigarilyo, isa yan sa mga contributing factor or mga risk factors kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa puso. Pero I guess hindi lang yon. Hindi lang yon.
Then lately, napabalita na dalawang sikat na personality ang nawala. Ang isa, si Jacqueline Jose, sa based on the news, di ba? And lately, mga 3 weeks ago, si Mr. Chino Trinidad, of course. So, ibig sabihin, hindi smoker si Chino, hindi na umiinom. At ang tingin namin sa kanya, dahil sportscaster, di ba, sports anchor, very fit and healthy, right. Tsaka bata pa. Of course, Miss Jacqueline Jose, hindi bata pa rin siya, considering. 59. Yes, wala pa siyang 60. So, parang bumata pa. Okay. Ang analysis natin, bago tayo pumunta sa risk factors, ito po mga kaibigan. Ang datos kasi, bumaba ang naninigarilyo, kaya lang napalitan ng vape epidemic ang tawag. But this is not related to the two personalities. Ha? Nagkaroon ho kasi ng bagong pamalit sa smoking, which is actually vape epidemic. Yan ngayon ang number one nating problema kasi sa mga bata. Number two, sorry sa mga nakikinig po. Marami po kasi tumaba during the pandemic. Ang obesity natin ay umangat from 30% to 40% or overweight. And then, nagpalit po ang ating working style. Yung tinatawag na work from home, nauso po yung hindi na pumapasok tapos nakaupo. So wala tayong exercise dahil takot tayong lumabas. Nauso yung mga pagkain po dinideliver sa bahay. Tapos guilty ako dyan, Doc. Yeah. Nagpa-deliver ako na nagpa-deliver kasi parang napaka-convenient tuloy. So these are the things na masarap i-discuss kung bakit nagkaroon pa rin ng heart attack. Ang isa, marami kasing naghirap during the pandemic, hindi nakakapagpa-check up sa laboratory. For example, ngayon ang number 2 killer disease, para lang makompleto natin ng top 4, ay cancer. So ang dami mga tao na hindi alam na yung mga cancer surveillance ang mamahal po niyan. X-ray, di ka nakakapag-X-ray. Wala kang cancer marker for colon cancer, yung CEA, prostate cancer. Mahal po yan, mga laboratories. Diabetes, paano nyo malalaman diabetic kayo kung hindi kayo magla-lab test, di ba? Creatinine, yan po yung test para kung kidney failure. Kaya number 4 po ang diabetes na may kidney failure. Ang dami nagda-dialysis po ngayon. Dati niya 30 years ago, 4 lang ang bed namin sa Manila doctors. But all over the country ngayon, isang floor ngayon. Ito na lang yung pumirma ng Syntax Law, ang dakilang Pangulo, President Benigno Aquino, he died of kidney failure secondary to diabetes. So wala tong pinipili, mayaman, mahirap, matalino, hindi matalino, yan. Hindi po yun . So what am I saying, no politics involved here. Kung yung PhilHealth money natin, hindi na-divert po somewhere else, at nagamit huto sa outpatient laboratory testing yung card, hindi ka lang mako-confine. Ang daming gusto magpa-angiogram, hindi ma-angiogram. 50,000 ang angiogram. Mahal. Ang stent, aabot ka hanggang 300,000. May excess money ka pala. Bakit hindi mo dun ginamit? During the pandemic, I know may excess funds. You know why? Pag na-admit ka nun, ang case rate, 700,000 pesos. Walang down payment pag may COVID ka nun. So, ibig sabihin, 2020, daming pera. Every year, may excess ka siguro mga 2030. Ngayon, 90 billion. Hindi ginagastos ng PhilHealth. Diba? Pero meron pa raw sila sinasabi, Doc, although ibang usapan na to ha, meron pa raw silang excess na 577. Yes. O ba't ayaw gamitin? Dapat pagka-health, hindi mo siya dapat i-reserve, dapat gastusin siya. But that's beside the point. Ang point doon, dahil naghirap ang mga tao, karamihan po kasi hindi mo madadiagnose sa tinginan lang. Yung mga binanggit namin ng mga kanina mga tao, seemingly healthy and yet they die. So, kailangan ho magpa-laboratory test kayo. Bigyan ko kayo ng example. Pupunta tayo doon. Ako ho, nagpapa-laboratory test ako twice a year.
after December kasi daming namamatay sa December dahil sa kainan. January, papatest na ako niyan to check my sugar tsaka cholesterol and my kidney function. And then, birthday ko, mid kasi, July. Nako, Doc, belated happy birthday sa'yo. Nagpa-check ako, normal lahat. Okay. So, tuwan-tuwa ako. Talaga, Doc, wait lang. Alam nyo ba na ako rin ay nagpa-check recently ng blood, na blood chemistry, yung mga ganyan, cholesterol, FBS, etc. Nako, mukhang talo nyo pa ako eh. Mataas ang cholesterol ko. At kailangan kong mag-maintenance na for cholesterol. Correct. Nare-reverse ba yon? Yes. Oh, ako, mga kaibigan, I lost 30 pounds. From 210, I'm 180 ngayon. Since gaano katagal po yung 1 year. Pounds? One okay. year. Bale, 1 pound per week. So, 4 pounds a month. And then, 24 pounds in 3 months. And then, maintain na lang. Okay? So, ano po bang ginawa kong bago? When I entered po yung senior citizen na marami ng magiging sakit, well, ang naka-influensya sa akin is the Netflix movie na Blue Zone, How to Live to 100. Nakita ko yan, pero hindi ko pa napapanood. Oo. Ang ginawa ko po, ginaya ko po yon. Ang una palang pampahaba ng buhay ay mobility. Dapat mag-exercise kayo or kikilos kayo 30 minutes a day. Ayan po ha, mga lolo at lola, mga nanay at tatay, mga tito at tita, mobility. Bago po ang sasabihin ko po to sa inyo at yan ang nakatulong sa akin. Now, ang blue zone are areas in the world na ang buhay ng mga tao ay 90 to 100. Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Ikaria, Greece, Costa Rica, tsaka Loma Linda in California. Sinummarize yan ng isang National Geographic broadcast journalist. At yan ang mga binanggit, mobility. Si Jimmy Carter will celebrate 100 years on October 1. In interview siya, mobility ang number one niya. Number two, mga kaibigan, ito maganda to. Sense of purpose. Para kanino ka nagpapahaba ng buhay? Nung nagka-apo ko, dalawa na apo ko, sabi ko kailangan mabuhay ako up to 90 para makita ko si Simi at si Baby Lily na gagraduate. So, yun ang driving force ko. Kasi tayo, pagka dumating na yung mag-retiro tayo, parang nag-retire na lahat. Dapat hindi ganun eh. So, dun ko inaalay siya. Pangalawa, pag umuwi ako ng gabi, paano na kung maiwan ko yung wife ko? Or ako o siya? So, bantayan kami about exercise in our diet. So, ibig sabihin mga kaibigan, bakit kayo gumigising sa umaga? And that will push you to exercise and be healthy. Hindi na siya vanity sake, pupunta ako ng gym dati, papapayat. Oh, so you do it dahil may sense of purpose ka. Una muna, family yan. Para hindi ka magpabaya sa health mo. Kasi pag manawala po kayo mga kaibigan, sino mag-aalaga ng mga anak nyo? Yun ang finding. So Netflix po ito. Number 3. Hara Hachibun, 80% full. Wag ho kayo magpapakabundat. Noong nauso yung mga... Ano po yun? Hara? Hara Hachibun. Japanese yan. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, pag ang tiyan nyo ay 80% ng busog, tama na. Ayan Emily ha, makinig ka. Sabi ko, Emily, makinig ka. Hindi pala kailangan busog ka. Na busog. Hindi. I mean, medyo busog lang. Japanese kasi pag 80% na, okay na. Doon sa mobility, hapon din. Pag ako nakapunta ng Tokyo, nakaka 20,000 steps ako. Eh, dapat 10,000 steps. And then it is... A day? A day. Oh. And it is related to public transport. In the Philippines kasi, you stay on the road for 1 to 2 hours. So, nakaupo ka. But when you go to Southeast Asian countries, mga kaibigan, because of the transport, ang galing. Now, mag-Google po kayo ngayon.
What is the lifespan of Filipinos? 72. Tayo ang pinakamababa ang buhay sa buong Southeast Asia. Ang pinakamahaba, yes, tayo ang pinakamababa. Okay. Ang pinakamahabang buhay sa buong mundo ay Japan. And then other Asian countries in the top 10. Singapore 84. Above 80 ito, Thailand, Malaysia. Hong Kong is 84, Macau 84. At yan ang nakikita nila sa Pilipinas aside from smoking and alcohol, yung mobility natin pangit. Our country is sa pinaka-worst sa public transport. 'Di ba? Ay, so, nako po, eh, no doubt. Yung pagpunta ko nga lang dito, alam nyo pa, dyan lang sa tabi ng gilid ng ABS-CBN po, eh, nagkaroon ng parang lock, hindi nagbigayan yung mga tao, yung mga driver. So, ang nangyari po, hanggang ngayon siguro traffic pa rin. 20 minutes na po, hindi gumagalaw, kailangan may umatras, may ano, parang yung mga drivers natin walang disiplina. Wala, tsaka ang dami-daming sasakyan. Wala tayong walk lanes. Sa ibang bansa po, mga kaibigan, pag pumasok ka sa hotel, makakadating ka doon sa pupuntahan mo, hindi mo kailangan mag-taxi. Tumabas. Yes. Alam mo, sa Bangkok, ganyan eh. Iniisip ko, nung nag-Bangkok po ako nitong start of the year, pagbalik ko doon, yung hotel ko, katabi na nung pupuntahan namin, at saka ang daming walkway. So in fact, hindi mo kailang bumaba. Tsaka ang daming shaded trees. Parang hindi naman, shaded trees. Hindi ako masyadong, although mainit doon ha, parang Pilipinas. Singapore. Ganun din. Ganun yes. din. Humahalik yung puno sa kalsada, sa ganda, di ba? So nakakalakad ka. Tsaka covered. I mean, hindi ka init na init. Init na init. Hindi puro concrete. Oh, sa atin, maglakad ka, baka ma-hold up ka pa eh. Nakakatakot po. Nakakatakot maglakad sa atin. Pwede ka mamatay habang naglalakad. Naglalakad. Diba? Kaya yung mobility, napaka-importante yan. Pang-apat, alam mo niya, nag-plant-based diet ako, semi. Wow. Pag-lunch ako, gulay lang ako. Yan ang nakalagay doon sa ano, plant. Gulay lang. Oh, plant-based. Yes, plant-based diet. Ibig sabihin, kahit kalahati ng pagkain nyo, gulay, tapos binawasan ko ang carbs ko, maalat at saka mataba. I ditch off pala soda. Soft drinks. Water na lang kasi zero calories, zero sugar. So yun yung top 4 na ginagawa ko pang araw-araw. And then, I extricate myself from stress. May self-care day ako niya. I don't go to, hindi ako nakiklinik every day. Sunday, Monday, Tuesday. Madali, may rest akong tatlong araw. Pero nagra-rounds lang ako. But I don't hold clinic. Kasi, if you do that, you stress yourself. Stress is an important factor kaya marami may mental health problem. Okay. And then, you should weigh daily. Ito yung mga secrets. Ay, kailangan na tingnan mo yung timbang mo every day? Oo, may kasabihan, you cannot manage what you don't measure. So, kukumpitin nyo po ang inyong body mass index. Tapos, alamin nyo po yung kinakain nyo araw-araw. Tapos, tingnan nyo yung weight nyo sa gabi at sa umaga. Kailangan, sa morning, pagka-pee nyo, tsaka pagka-poops nyo, yun ho yung weight na babantayan nyo. Na weight nyo talaga. Kasi yun yung kumakain, kagigising mo lang. Yun. So, these are new things na broadcast. Kasi nung dati kasi, pag in-interview ako ni Nina, ang run-of-the-mill talagang risk factors, ito po yun. Yung genetics, yan yung family history. Pero pag kumain na matay po yung mga kamag-anak, you can change your destiny by lifestyle change. O kanyari, ito yung usual eh. Kaya bago ang sinabi ko sa inyo, yung sigarilyo, pagkain ng mga junk food, hindi pag-exercise, overweight, yan. Yung alcohol, yan. Karaniwan na po yun. So, something memorable na di-discuss ko siya kasi naging effective. And then, I read that one another book, yung Atomic Habits ni James Clear. Small changes, ripple effect. Ibig sabihin, kahit na maliit pong change yan, ripple effect yan. Imagine mo, 1 pound per week. Yes. Di ba parang 1 pound, 4 pounds. Pero pag binilang mo, pag QO, at least, di ba? 4 pounds a month na yan. O 8 pounds in 2 months. Very ano pa yan, minimal. Minimal. O kaya kahit 0.5 na lang pound a week.
Yes. Oh, the 2 pounds a month. Masama pa ba yan in 6 months? At least meron kang change na pinag-uusapan. Hindi kailangan very obvious kasi minsan may mga tao na, uy, grabe, ang laki ng piniyat mo, halatang halata. Yeah. Actually, pag ganun po, di ba, binabantayan nyo rin, ayaw nyo rin yung parang drastic na basta na lang, bigla na lang, di ba, sobrang, kunyari, sobrang pumaya after just a few months. Exactly. Dahan-dahan din po kasi ang iba dyan, ang ginagawa, nagsishift sila to high protein diet, yung keto. Oo. So, nangyari, nagkaka-gallbladder disease sila and then fatty liver. Kaya ayaw mo drastic din. Kasi ang gagawin nila, they will remove the sugar and the carbs. And then they will eat meat. They will eat meat. Mm-hmm. Keto, masama yan po. Pero nauso din. Fatty liver po pala. Fatty liver and gallbladder stones. Gallbladder. Stones. Okay. Kasi stones, kakain ka ng maraming, karne. Then nauso yung intermittent fasting. Naku, guilty ako dyan, Doc. Uh-oh. Anong masama? Guilty ako sa IF. Hindi naman masama siya. Kasi basta't marunong ka lang mag-handle. Oh, 16 hours, 8 hours, 20 hours, 20. Siguro 16 hours. In fact, two meals a day, totoo lang. It's actually normal, right? Normal eh. Diba two po? Meals a day eh. Diba? Eh, pero ang Pilipino kasi, 5 times a day kumain. Or 6 times. Kasi yes, tinan mo, breakfast, merienda, lunch, snacks, and then dinner. And then sa gabi may pa. May midnight snack. So 6 times kumakain. 6 times is too much. Too kahit much. Saan ka pumunta sa buong mundo. So, tayo pero, lang yung 6 times kumakain. May merienda may pa. May merienda pa. Okay. So yan ho yung mga nakikita natin kung bakit number one ng heart attack sa Pilipinas despite bumaba ang naninigarilyo sa Pilipinas. Yan ho yung analysis natin po sa ngayon. So ang kailangan natin gawin is to have a change in the mindset. Oh. And then, mahirap po ngayon yung hospital dahil marami po naghirap. Inflation rate mataas. Ang ibig sabihin po, yung pag sumama ang ekonomiya po, tataas po yung presyo ng lahat gamot. Mm. Di mahal din ho ma-confine, mahal din ang gamot. So prevention talaga. Ito, lagi namin sinasabi ni Nina. Preventive medicine. Sa inyo ko unang narinig yun like 20 years ago. Oh my gosh, ganun na tayo katagal. Magkakilala, Doc, like 2024 na. Sa'yo ko una narinig yung preventive medicine. I'm like, anong preventive medicine? Kay Dr. Tony ko unang narinig yun. Oh, kasi timeless kasi siya. Huwag mo nang hintay magkasakit po kayo. Prevention. Oo. At saka mahal po ma-hospital. Ang mahal rin po ng gamot. Ang mahal din ng gamot. Yes. Ang mahal ng procedures. At saka, imagine niyo kunyari ma-dialysis po kayo. Ito po ang problema. Yung magbabantay sa'yo, hindi rin makaka-work kasi 6 hours po yun eh. 6 hours, yung magbabantay. Yes, yes. Yung caregiver mo. Yung asawa mo, anak mo. Eh, itong story, may 2 akong patient, nagda-dialysis. So, nag-sacrifice yung husband, 55 years old. Hindi na siya nagpa-dialysis. So, namatay siya after 1 week na hindi nagpa-dialyze. Kasi, hindi pa... Ayaw daw niya? Hindi. Or ano pong... Yung gagamitin na daw doon, pantustos lang. Sa hindi, pantustos sa tuition ng 2 niyang anak. O di namatay. Ngayon, nung nakatapos yung pag-aaral ng 2, mm-hmm. yung mother naman, ayoko, hindi na magda-dialyze. Sabi niya, bakit? Ayoko yung kikitain yung salary ninyo, maubos sa akin. And that's it. Mm-hmm. Eh kasi, sa totoo lang naman, ubusan lang naman ng pera pag nagda-dialyze kayo. What do you expect? Ibig sabihin, mm-hmm. pupunta ka doon. Papunta ka sa hospital 2 hours. Di ba, if you read the story of President Aquino, usap niya yung driver niya, papunta doon na Makati Bay, 2 oras. Nag-stay ka 6 hours, babalik ka 2 hours. Tapos pahinga ka lang next day, pagod ka na. So sinabi niya sa kanyang mayordoma, pagluto mo ako, the next day, he was found wala na. Nakakasawa every day eh. So ubusan lang siya ng pera at nakakapagod eh. Tsaka you're putting so much time, ang dami pong oras ang ginugugol para po dito. So actually, Dr. Tony, I find it quite refreshing yung pong
explanation yung natin ngayon tungkol sa heart disease. Kasi usually, we go through the usual, ano ba yung risk, anong sintomas, anong gagawin. Yung mga kumbaga parang andyan na yan eh, anong gagawin mo. Pero ngayon, ang gusto lang po namin sabihin dito po sa programa, reminders lang po, sana kahit papano may isa, dalawang tao tayo, sigurong pagising bukas, I will make this decision to live a better life. Alam mo, nagbago yung pananaw ko niya, yung sense of purpose eh. Sa hirap ng buhay ngayon, you have to be healthy for them. Mm. Oo. So, apat na F. Number one, faith. Faith in God. Number two, family. Yun ang maging reason nyo. Then three, your genuine friends. And then yung huling F, fitness. Ang fitness pala, apat. You have physical fitness, you have mental fitness, emotional fitness, and your spiritual fitness. I think yun ang kailangan yung gawin ngayon. You have to have a different mindset about attacking lifestyle diseases. Kailangan iba na yung perspective ninyo. Yung mga sinasabi ni Nina 20 years ago, andyan pa rin. Kaya lang you have to attack it in a different way right now, considering the challenges ahead sa atin, knowing na after the pandemic, marami na wala ng work, madami nagkakasakit, and actually it might be you. So kaya kailangan natin hong alagaan ang ating sarili. Very timely reminder, Doc Tony. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po ay maraming nagising. Ako rin, natamaan doon. Pero in a good way, kasi syempre mas gusto naman po natin. Lahat tayo humaba ang buhay, hindi naman talaga para sa ating sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. So thank you for this, for all your reminders, Dr. Tony Liachon. Yeah. Maraming salamat din niya, and keep on doing all of these things na ang peg ay healthcare or health. Kasi ever since naman, minsan the least of our concern natin ay kalusugan at magpapagamutan tayo pag nandun na. So yun ho, maraming salamat din sa inyo. Health is wealth, and ounce of prevention is better than a pound of cure. Yes, classic as always. Maraming salamat, Dr. Tony Liachon, ang ating doktor serbisyo. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Serbisyo. Nagseserbisyo, Ninia Corpus, sa Radyo 630. May bisita! Upo po kayo, ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Nagbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus. At kanina nga napag-usapan natin sa Dr. Serbisyo ang tungkol sa ating puso and how to live a healthier life. Ang question of the day natin, di ba sabi nga ni Doc Tony, galaw-galaw, isa yan sa mga sikreto ng mga taong mahaba ang buhay. At talagang may studies po na nagsasabi na pag tayo ay gumagalaw, hahaba ang buhay. Ayan, at ang question of the day, bukod po sa gymnastics, ano pang sport ang pwedeng maging magaling ang Pinoy sa tingin po ninyo? Ayan ha, bukod sa gymnastics, saan pa po, ano pang sports pwedeng maging magaling ang Pinoy? Yan, if you take into consideration, height, weight, ganun ba? Lifestyle, mag-text po kayo sa amin ha, sa Viber 0919-278-3000. 0919-278-3000. Ayan ha, intayin po namin. Sana umabot ang inyong mga texts. At mamaya, sabi ko ha sa inyo, nung kanina sa umpisa ng programa, may makakasama tayong expert sa gymnastics. Kung meron po kayong mga tanong at hindi po kayo makatulog at hindi kayo makakain, bakit ganun? O paano naging ganun ang score? Ganyan. Paano ba talaga tayo nanalo? Tayo ba talaga? Ayan, pag meron pa kayong mga doubts ha,
ako ha. Aba, mag-text po kayo pag meron ho kayong questions tungkol po sa scoring, sa gymnastics, kay Carlos Yulo, basta gymnastics po. Mag-text po kayo dito sa 0919-278-3000 or 3000. Ayan, 0919-278-3000. If you have comments po tungkol po sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, sige lang po, mag-text po kayo. At bago po natin i-interviewin ang ating subject matter expert tungkol po sa gymnastics at sa scoring ng gymnastics, makakausap po muna natin ang spokesperson ng Food and Drug Administration or FDA, si Attorney Pamela Sevilla. Magandang hapon po, Attorney Pam. Magandang hapon po, Ms. Nina. Magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw. Magandang hapon po. Alright, ang una po nating i-discuss ngayon, ano, yung tungkol po dito sa African swine flu vaccine. Alright, can you tell us po itong African swine flu vaccine, ba't kailangan po ng ating bansa at bakit po kaka-approve lang nito sa FDA? Opo. Una po sa lahat, ito ay kailangan po ng ating bansa base po dun sa nangyaring report ng ating Department of Agriculture and the Bureau of Industry na nag-emerge po ang African swine, ang sakit na African swine fever na nararanasan po ng ating mga baboy or yung pigs since 2019. The first outbreak po na naranasan po natin ng 2019, and with that po, matagal na po naghahanap ng solusyon ang Department of Agriculture, pati na rin po ang Bureau of Animal Industry kasama po ng Food and Drug Administration kung ano po talaga ang magiging solusyon para dito. And early last year po, nagkaroon ng application yung AVAC vaccine na nanggaling po sa Vietnam, and nagkaroon po kami ng strict evaluation bilang ito po ay unang African swine fever vaccine sa ating bansa. Nagkaroon po ang Food and Drug Administration ng isang strict evaluation para po maibigay natin ng tamang gamot, mabigyan natin ng tamang gamot yung ating mga baboy laban dun sa sakit na ASF po. Okay, so ilan po ang mga vaccines ang i-roll out po ninyo at libre po ito, no? Tama po, libre po yun, Ms. Nina. Nag-allot po ang Department of Agriculture ng 350 million worth of budget para po magkaroon ng clustering kung saan po ipamimigay yung libreng bakuna po para sa greatly affected na areas po na identified nila sa Bureau of Animal Industry. Okay, so dahil po dito sa sabi nyo parang may outbreak no ng African swine flu, hindi ho ba nakakatakot bumili ng karneng baboy ngayon? Miss Nina, yung African swine fever po kasi, yan po ay isang sakit na transmitted lamang po sa pig-to-pig or board-to-board na transmission. So kahit po ang baboy naman ay affected with the ASF, kapag naluto naman po ang ating mga pork, hindi naman po yan matatransmit sa human. Kaya lang po, base po sa Food Safety Act or yung ating Food Safety Law, once na ang baboy po or ang ating mga pigs ay affected, kinakailangan na pong i-dispose yan. But then again, kung ang usapan lang po ay kung makakahawa po ba ito sa ating mga katawan, wala namang pong epekto ang African swine fever kung makakakain po tayo ng baboy na apektado ng African swine fever. Alright, naku, maraming salamat, Attorney Pam Sevilla. Thank you at naliwanagan mo kami sa aming mga agam-agam dahil nga sinasabi may outbreak, lalo na mga yung tag-ulan. Kung ang tao nagkakasakit rin ng flu, hindi ho ba, or fever, ganun na rin pala yung ating mga hayop. So maraming salamat po sa inyong paglilinaw na yan, Attorney Pam Sevilla. Mula po sa FDA, may panghuling mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin? Pabala lang po na talagang mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Mag-ingat din po tayo sa mga kumakalat na kung ano-ano pong fake news or mga fake products online. At kung nakakakita po tayo ng mga ganyang produkto, bukas po aming tanggapan ng Food and Drug Administration para po sa inyong mga reports, para sa inyong pong mga complaints, para po masolusyonan natin at malabanan po natin yung mga ganong problema po. Maraming salamat, Attorney Pam Sevilla, ang spokesperson ng FDA. Maraming salamat po. May bisita!
upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day. Okay. Ngayon na po, eto na siya. Excited po akong makausap, no? Kasi kaibigan ko rin siya at eksperto siya sa mga bagay na ito. Sa mga ordinaryong taong katulad po natin, nahihirapan paano mag-analyze ng gymnastics scoring. Kasama po natin ang International Brevet Judge for Women's Gymnastics, Lindsay Arellano Co. Magandang hapon sa iyo, Lindsay. Magandang hapon, Nians. Thank you for inviting me here. Yes, and talaga naman, we are very excited to hear from you because we want to know why, how, papaano ba nanalo ang ating very own na si Carlos Yulo sa gymnastics. Very broad ng aking question, oo, but why? What do you think? Ano yung nagpanalo sa kanya? Ginalangan niya. Dalawa lang, parang, hindi, nagtrabaho naman talaga siya. Parang years niya talaga yon in effort. Originally, mm-hmm. di ba, parang nakapasok siya sa Tokyo, pero unfortunately sa Tokyo hindi masyadong maganda yung performance niya. I mean, he ranked 4th in floor, but obviously wala namang medal ang 4th sa Tokyo. So imagine mo another 3 years, kasi diba 2021 yung Tokyo, from the COVID naging instead of 2020. So nag-work hard na naman siya ng 3 years, madami nangyari dun sa 3 years na yon. Way before Tokyo, ang haba na, he started gymnastics 8 years old siya eh. So imagine 8 tas 24 na siya. So ang laki naman ng mga paghihirap na dinaanan niya to be that elite athlete na world-class, Olympic-level athlete na narating niya na finally. Oo, at saka hindi lang the best of the best. I mean, yes. 2 gold medals. Can you imagine? Talagang lahat po tayo ay nagtatatalon, nagsisigaw. Tama. Yung iba parang kinakatay sa kasisigaw. May mga ganyan. Mayroon daw parang nasapian sa kasisigaw. Ang saya-saya po ng Pilipinas at ng Pilipino. Hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Grabe, we really needed this, no, Lindsay? So we just want to understand, paano ba? Ayan na, itong mga simpleng katanungan ng mga, hindi naman kasi kami gymnast, ano? Pero siguro ngayon, kailangan natutukan na natin to mga kaserbisyo, dahil mukhang dito tayo magaling, ha? Mukhang dapat itong si Lindsay magiging palagi nang ma-interview tungkol sa gymnastics at yung ating interest sa gymnastics muling nabuhay. Yes, dahil yes. Kay Carlos Yulo. Yes. Ang dami niya talaga na inspire na bata. Tapos parang especially kahit the way siya magsalita yes. Filipino siya magsalita, so parang relate na relate yung mga kids na uy, kaya ko pala. So, it's really a boost sa sport din. Sana more kids join kasi nga, yung mga katawan natin, talagang bagay na bagay. Hindi tayo katangkaran. Advantage, yung yes, maliit. Yes, kasi yung center of gravity mo, mas malapit sa sahige, mas magaling ka mag-balance, ganun. Okay. So, yes. Definitely, kanina narinig ko dun sa questions mo to your audience na, di ba, parang aside from gymnastics, ano ba yung sport na bagay sa atin? Yes, kasi tama ka. Gymnastics talaga, bagay na bagay talaga sa atin. So taga even physically, bagay sa mga Pilipino. Kaya advantage na 4'11", no? 4'11", itong si Carlos Yulo. But he's standing tall. Hindi mo aisiping 4'11 lang siya sa nangyari. Ngayon, I just have very simple, basic questions. Eto, bata pa ako eh. Yung landing daw yan. Yung landing binabantayan. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, ay, yung landing, parang tumalon siya or dapat hindi gumagalaw. Ano pa dapat ang landing? So, una, syempre, yung best talaga, yung obvious naman eh, nag-land siya, hindi na siya gumalaw, yun na yun. Yun na yun. Sa girls, dapat, sa girls, medyo mas strict nga ng konti eh. Dapat pag-landing nung paa nila, magkadikit talaga. As in, magkadikit. Ganon. Ang hirap. Sa boys, okay lang yung medyo hiwalay. Mm-hmm. Pero kung kaya na lang ipagdikit, kunwari, land, chak, hiwalay, tapos madidikit na lang yung heels nila kaagad, okay lang din yon. Pero kunyari, ang layo, parang super buka yung feet apart, ayun, may minus yon. Tapos kunyari, may step ka pa. Di ba iba may, uy, may step after mag-land. Kung yung distance nung step mo from your other foot, less than shoulder width, okay? Mas, yung maliit lang, kunyari, mga ilang inches lang yon, mga, kunyari, 8 inches, ganyan. Mm-hmm. 0.1 lang yon. Pero kung medyo mas malaki, more than shoulder width mo, 0.3 na yon. So, yan yung mga tinitingnan natin sa landing. Kung may extra tapak siya, kung dalawa ba yung extra tapak niya. So, kung dalawa, 0.3 or 0.1, ganyan. Pero hindi pala ganun kalakihan, 0.1, 0.3, kung iisipin mo. No? Kaya lang, kunyari,
'di ba minsan sa diagonal line, 'di ba 'yun yung tawag nila tumbling pass. Mm. Eh iba, 5-6 yung tumbling pass. So every time nagla-land siya. So medyo madami rin, 'di ba? Kasi parang hindi naman isa, hindi siya parang vault. Ah, kagabi kasi vault. So yes, sa vault isang beses lang yung titingnan mo. Pero sa floor, every time na nagla-land siya, 'yon, oh, 0.1, 0.1, ay 0.3, 0.1 ganun. Aside from other deductions pa syempre. Ngayon, pagka you land on your, let's say, butt, on your puwet. Sorry to say, but kunyari talagang bumagsak kang ganyan. Hindi sa, you did not land on your feet. It's almost like hindi mo ginawa yung skill. So kunyari, oh my, ganun. Oh, so parang, my gosh. Parang zero yung skill na yon. Kung kunyari naman nag-land ka sa paa mo, tapos napuupo ka, okay lang yon. Pero may minus ka na one whole point. Hindi point one ha, point. One. Oh, pero dapat nag-land yung paa mo first. Pero kung yung question mo na, what if nag-land ka sa paa mo or worse, sa ulo mo, something. Basta pag hindi paa mo yung nag-land. As in yung body mo. Oh, diba? Sa likod mo. May ganun na nag-land. May ganun. Pag ganun yung nangyari, zero. Or if it's in the floor. Zero score? Hindi. Or baliwala lang vault, na ginawa mo. Kunyari vault. Okay. Eh, diba isa lang naman ginagawa nila sa vault. So yun, oo, zero. As in yung vault score mo, zero. Ganun. Oh my gosh. Pero kunyari sa floor, kunyari itong video na pinapakita, kaya yan, niland niya. Oh, so counted naman yun. Pero yung susunod niya na pass, kunyari yung susunod niya na ginawa, sa likod siya nag-land, yung specific thing lang na yun, hindi siya na-count. As if hindi niya ginawa at all. Ah, so talaga nga, tama, it's very important that you land well, as perfectly as possible. Yes. But we saw dun sa vault, medyo dun sa pangalawa niyang landing, parang medyo yung may feet apart, medyo malayo-layo yung, ano yun? So yun, mga 0.3 siguro yun. Kasi pa nag-step siya ng pa-side, diba? Medyo may side siya na ano. So yun, mga 0.3 yun. Pero may other deductions din naman yung other gymnast. So parang nag-balance-balance out lang. Okay. So, hindi ganong kalaki. 0.3 lang ba in the case of but Carlos? But just for that Yulo landing, kunyari pa, nasa air siya, tapos medyo nakabend yung knees niya, may deduction din yun. Madami. So, daming considerations. So, dapat yung mata mo, kung ikaw yung judge doon, super sharp, kasi tinitin mo lahat. Yung arms niya ba nagbend? Yung tuhod niya ba nagbend? Yung bawal magbend? Oo, dapat. Dapat straight? Straight. Oo, so, syempre. Gosh, dapat pa pointed rin yung toes. Sana. Dapat pointed. Kasi minsan yung iba hindi pointed, ganyan. Wow, okay. At talagang napaka, parang hindi sila tao. Superhuman. Yes. Tingnan mo, katulad yan. Ayan. Yun, parang dire-diretso lang siyang ganyan. But wait, can you compare yung first, yung sa vault, for example, kasi yun yung kagabi. Yung una niyang ginawa dun sa versus sa pangalawa niyang ginawa kung saan medyo nag-land siya ng step. Magkaiba ba yung moves na yun? Yes, kasi yun ang requirement sa pag-finals ng vault. Kasi it also shows na versatile ka na athlete na kaya ko mag-train ng high level na magkaibang vault. So, ibang athletes, yung ibang gymnasts, sa first day, di ba, halos 100 gymnasts sila dun. Isa lang yung kinumpit na vault. Meaning, yun lang talaga yung tinitrain nila. So, konti lang din sila sa world na nagto-2 volts. So, sila yung nag-final. So, yes. So, dapat magkaiba yung volt 1 tsaka volt 2. Parang voltage 5. Volt in. Magkaiba yung volt 1 and volt 2. Yung iba, they don't isang choose klase to. Lang. Pero, they're not. So, kunyari, sa kahit perfect, wala namang perfect, pero kunyari, nung qualifying round, ako isa lang yung vault ko, pero sobrang perfect, super ganda, the best, highest scoring vault sa buong competition, hindi pa rin ako pwedeng pumunta sa finals. Kasi, for you to get to the finals, dapat dalawa yung vault na. So, hindi naman siya punishment. Hindi naman siya punished ka kasi wala kang dalawang vault, pero hindi ka lang eligible for the vault final. And then parang yung pangalawa niya mas mahirap dun sa nauna. And no, siya, baliktad. Yung una mas mahirap. And he landed better dun sa mas mahirap. Yes. Baka kinabahan siya dun sa pangalawa, no? Pwede. Ano yung sinasabing triple turn? Yung twist sa air. So, okay. Yung una niya, ilang turns? Yung una niya kasi, twists. Hindi siya twist eh. Meaning twist is parang pa umiikot ka, para ka cylinder umiikot. Yung una niya naman parang sumasomersault forward. Yes. So yung una niya was a double somersault na naka-straight legs, spike position, tapos may half turn, may half twist sa dulo. Yung second niya, parang triple na twist.
pero mas mahirap pala kahit triple itong pangalawa, mas mahirap yung first una. Oh, and he landed so well. Yes. And that was the highest score. Yes, no ever a doubt in that In this competition, in this whole competition, yun yung highest vault score so far. Grabe. Tapos mayroong trivia. Anong trivia? Kasi nakausap ko siya kanina. Oh, wow. Ay, nakita ko. Alam ko, kaninang umaga, kayo nag-uusap. 6 a.m. ba yun ng Pilipinas? Kaya, kamusta ko siya, diba? Tapos sabi niya, sobra siyang nervous kasi, diba matagal na sila nasa Paris, nag-train. Hindi niya daw matayo-tayo yung vault na yun. As in training, hindi niya matayo. So, ni-risk niya siya sa, so nung qualifications, hindi niya siya actually ginawa. Kaya nag-qualify siya 6th place lang eh. Kasi iba yung ginawa niya, parang wala yung twist sa dulo. Mm-mm. Tapos, nung all around, yung parang 6 events ulit na finals, parang yun yung strategy. Sige, tatry ko para at least walang mawawala sa akin. Parang practice ko na siya for the finals. And then, first time niya daw natayo nung finals, na individual all-around finals. I mean, in this, natayo niya na yan before. I mean, na-compete niya na yan. But sometimes, di ba, parang si Simone dati, di ba, parang meron kang mental block, may whatever. So, yung vault na hindi niya magawa this last month. Tapos nagawa niya sa finals. Tapos nagawa niya. Ayun, kaya deserve. Ang galing-galing. Talagang, wow. We don't know what to say. Ang galing-galing ni Carlos Yulo. And I know you've known him since he was 8 years old. Mga 10 siguro. Or mga 10. Mga 10 years old. Dahil you were with a Philippine. For the Gymnastics Association of the Philippines. Yes. So I work sa Tekcom, pero I really work more sa women's. Pero syempre pag kunyari mga SEA Games ganyan, or when we have competitions abroad, so sometimes I'm the one na pipick na umalis as the judge. So kasama din namin yung mga boys. So yan, parang dati kasama namin yan nung mga bata pa siya until parang hindi talaga, I mean, bata pa siya, nakikita mo na na medyo stand out iba na siya sa age niya din. Pero 'di ba parang in your wildest dreams hindi mo din maiisip na yung batang 'yan. Oo. First na yung batang 'yan mag-Olympics siya. Parang ano na 'yan, medyo mind-blowing na 'yan, pero yung batang 'yan mag-Olympics as gold. Tapos hindi lang isa, dalawa. 'Di ba? So parang lahat kami parang tulala, 'di ba? Oo. So pwede kaya-kaya ng Pilipino. Yes. And yung katulad niya na nag-train ng gano'n ng Japan, di, may isa pang factor na kakaiba rin sa kanya. Yung coach niya, 'di ba? Hindi 'yun yung coach niya ngayon eh. Parang nawalan siya ng coach. Oo, parang ay hindi ko na sure yung timeline kung late last year ba or early this year. Parang late last year. Wala namang issue, pero parang wala lang, you know, parang time to move on, parang hindi na sila bagay, parang ganyan. So, pero kami lahat parang, oh my God, ang lapit na Olympics. Ano mangyayari sa atin? Ganon. So medyo worried din naman kami. I mean, as natural naman yun, yes, di ba? Yes, parang yes, of course. You just suddenly change coaches. Ayaw mo ng major changes so near the Olympics. Pero yun. But again, he proved that, you know, it's not really, it shouldn't be, it will not make him not win. All right. There's another trivia that a news report na lumabas or story na lumabas. I don't know if you can vet this. Totoo ba na nung bata daw siya, ewan ko ba, yung mga tao nagpaspas ng mga istorya, namulot daw ng basura, I mean, again, pinost ko din yan sa social media ko. Sabi ko, kung totoo man yun, walang masama, di ba? Kunyari, yes, wala naman. Basurero ka dati. Hindi siya masama, pero hindi din totoo, hindi rin siya. Okay. I mean, alam mo, para siyang, ang kwento niya, I mean, batang kalye siya, kasi naglalaro siya sa kalye, ganyan, nung bata siya. Marami namang ganun. Abas exactly, naglalaro rin naman diba? Tayo sa kalye pero nung bata naman, tayo, di ba? So, yung part na yun, hindi totoo. Alright. Okay, so hindi po totoo yun, kasi siguro, alam mo na, mas maganda yung story. Para mas Cinderella, di ba? But, it's not true. Well, okay, siguro, Lindsay, bago tayo magpaalam sa mga nangangarap. Ikaw, alam ko, you're also a gymnast, very good one, and a good teacher, and also a judge. Ayan. Anong advice mo sa mga nanonood sa atin ngayon, lalo na yung mga nag-aambisyon na maging gymnast din? Whether or not, hindi naman kailangan Olympics, but you know, those who want to be gymnasts. I mean, kahit sino pwede maging gymnast, and kahit sino, pwede namang iba-iba yung goal. Kanina, na-meet ko yung anak mo, di ba? Yeah. So, yung iba, pwedeng for fun and that's completely okay. Yes. It's hindi din okay na yung, kunyari ngayon, Olympics. Nako, yung bukas enroll ko na yung anak ko, kailangan maging Olympian ka, ha? Hindi naman ganun. Gagawin mo para maging Olympian. Yun na nga. So, kung gusto ng anak mo for fun, go. Yes. Kung gusto niya na medyo seryoso siya, it's a hard life. Mahirap siya, pero kaya siya as long as nandun yung commitment mo naman. But you support your children kung ano man gusto nila. Huwag mo naman ipilitin na mag 6 days a week. Kung gusto nila mag one time a week at sumika-chika sa friends niya. As long as gumagalaw sila is what's important. Yes. So yes, anyone can do gymnastics. Really? Yes. Parang mali. It does not apply to me.
Naalala ko, nag-pilates rin ako sa'yo. Mahalos maano yung buto ko eh, Lindsay. Parang hindi na ako bumalik after nun. Correct. Diba ka? But anyway, maraming salamat at mabuhay ang Filipina Gymnastics, yes. Mga Filipino and Filipina gymnasts, at mabuhay ang Filipino. Carlos Yulo, you're the one. Yeah? We're so excited sa iyong pagbabalik, Pinas. Maraming salamat, Lindsay Arellano Co. Thank Yan you. Yan po ang ating International Brevet Judge for Women's Gymnastics. At ito po ang Nagseserbisyo Niña Corpus. Nagseserbisyo Niña Corpus sa Radyo 630. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.